katulad ng nasabi natin kanina, isa sa mga requisites ng valid na ceremony ay mako-convince ako, napapakinggan ko, tapos napapakinggan din ng mga witnesses na yung mag-aasawa ay sinasabi nila sa isa't isa that they take each other voluntarily as husband and wife. Dito na pumapasok yung parang vows kung sa simbahan pa. Pero marami na lang siyang naging nagkaroon na lang ng spin-off or twists yung sa ibang mga ceremonies na marami ng arte, ganyan. Pero yung basic na kailangan lang naman sa batas na nakikita ko, nakikita din ng mga witnesses na sinasabi nila sa isa't isa na tinatanggap nila yung isa't isa bilang mag-asawa. It can be with rings or wala. Pwede naman kasing naghahawakan lang kayo tapos sasabihin nyo yung inyong dapat na sabihin that you take each other as husband and wife. At, pero katulad nga sa nakagawian lang dito sa korte din, you are not restricted na to make your own vows. In fact, I encourage it. Pero pwede din na kung gusto kong ninenervyos kayo, alam ko, this is your wedding day, babasahin ko sa inyo kung ano ang sinulat nyo na vows. Ididikta ko sa inyo, tapos susunod na lang kayo sa akin. Meron din kami mga template na vows according sa kung ano ang dialect na you are familiar or well acquainted with. Pwede din nating gawin yon. So, as long as it comes from the heart, pwede naman yung dialect niyan. Bahala na kami. Kung naiintindihan naman namin yun, it's okay. Basta yung buod ng dapat na nilalaman ay sinasabi mo sa kanya na you want to be his or her spouse. So, pwede kayong magkwento nga ng kung bakit siya ang pinili niyo sa maraming nangliligaw sa iyo or sa maraming niligawan, bakit siya, kung ano ang history ng inyong love story, so or kung ano ang mga plano niyo sa buhay, kung ano ang pinapangako mo sa kanya, anong klase kang husband or anong klase kang wife. So yun lahat pwede nating ilagay sa vows natin. It does not have to be restricted doon sa yung sa standard na nakalagay natin. Although, syempre kung gusto niyo yun, yung standard, meron din kami noon yung sa hirap at ginhawa, sa in sickness or in health, for richer or for poorer. Ibig sabihin kung yumaman man tayo or sa hirap o magkasama tayo pa rin, alagaan kita, parang ganun yun. Yun yung essence nun. It doesn't have to be in the exact same words. Baka minsan, mamilipit pa yung dila nyo sa kakapopronounce nun na kung tutuusin, mas appreciative pa yung partner ninyo ng yung galing talaga sa puso ninyo. And then, of course, when you say these things, you should look at your prospective spouse. Hindi kayo nakatingin sa akin, di naman ako pinapakasalan dito. So, ako, I will just give my blessings to you. I will just solemnize. I will put a legal force on kung ano ang gusto ninyo mangyari. Pwede rin kung sakaling after my short homily, napag-isip-isipan nyo na parang mahirap pala. So, gusto nyo ng ibang time pa. So, pwede naman natin i-postpone ang marriage altogether. So, hanggang sa maisip nyo na ready na kayo. So,